Beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Zam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag gumagamit ka ng maraming vitamin C, at gumagamit ka ng Oni number 1 dahil ang Oni isa itong shampoo, conditioner, treatment na may sun protection na rin. At kung gusto mo gumanda ang buhok mo like a diamond star, mag-Oni ka ang tunay na number 1. So yon. So kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. So akong tatanungin nyo, medyo pagoda ang lola ninyo kasi talaga ang dami kong ginawa ngayon na nakakaloka. Bukod doon sa nagturo na ako na 5 oras, ay nako, syempre may mga event kaming pinahanda para sa December 23 na talaga naman ay nako, hindi ko alam, sumasakit yung ulo ko kasi ang dami namin kailangan ihanda para sa 1,000 estudyante na bibigyan ng regalo at wala kaming budget. Nakakaloka. Ang binigay ng school, nakakaloka. Tumaas yung kilay ko. 500. Saan makakarating yung 500? At syempre, hindi rin kami nagkita ngayon ni PE teacher. Kasi si PE teacher, busy din siya. Meron din silang project for the... After ng event namin, sila naman. Ayun nga, ang nakakaloka doon, 500 din yung budget nila. Kaya hindi ko sila nakita kasi nagsusulisit sila kung saan-saan para makakuha ng budget. Nakakaloka, sakit sa ulo. Ubus na nga yung buhok ko eh. Charot! So yun! So kaya naman, ito na. Syempre marami tayong pag-uusapan ngayon na talaga naman, ay nako, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga dahil hindi kayo makakalbo sa chika ko ngayon. Kundi masasayahan kayo. Di ba? So yun. So kaya guys, hindi na natin patatagalin. Simulan na natin siya ng bonggang-bongga para sa unang chika. Sabing ganon, Celeste Cortesi, rarampa na sa Miss Universe. At ito nga, alis na siya this coming December 16. Anong masasabi mo dyan, Mama Sam? Ay, gusto ko yan. Syempre, I'm so excited for Celeste Cortesi. Alam naman natin na medyo talagang naghanda at nag-prepared ang lola ninyo para sa competition ng Miss Universe. At syempre, gusto natin makita kung ano nga ba ang paghahandang ginawa niya para sa competition. Kung papalo nga ba ito ng bonggang-bongga at makakarating sa dulo ng competition. So yon, talaga naman excited na ako dito kay Celeste Cortesi. Promise. Ay nako, eto na. Simula na ang labanan. Diba? Katulad nga ng sinabi ni Miss Cambodia na si Manita Hang. Ito talaga, nagtataray ng todo-todo. Ang sabi niya, let's get started na daw ang drama naman ni Manita Hang dahil talagang handang-handa na rin ang lola ninyo para sa competition ng Miss Universe. So yon. Ay nako, tignan natin kung sino talaga ang tunay na diyosa sa competition ng Miss Universe. At kung ito nga si Manita Hang ng Cambodia, ito na nga ba ang papasok sa competition ng Miss Universe? Siya nga ba yung kauna-unahan na talaga makaka-enter sa semifinals ng Miss Universe? Kasi parang ilang taon na rin naman talaga lumalaban ng Cambodia na magaganda ang pinapadala nila pero hindi po mapalo. But itong si Manita Hang talagang confident at buong-buo ang loob niya at naniniwala siya sa sarili niya na makakasabay siya sa ganda ng mga kandidata dito sa Miss Universe. Kamusta naman si Laxmi? O diba, si Laxmi tahimik pa. Wala pa siyang pa-announce. Siguro ay eksena yan sa mga susunod na linggo. At syempre, hindi magpapahuli yan. Alam mo naman yung babaitang yon. Talagang laging handa sa competition. But I'm so excited then for Laxmi. Kung ano naman ang dramang gagawin niya sa competition na Miss Universe. O diba? So yon. So ako si Laxmi, ako talagang isa yan sa mga inaabangan ko sa competition ng Miss Universe kasi gusto kong malaman kung makakapasok ba siya sa semifinals o ma-el tokuyo ang lola ninyo na bonggang-bongga. So yan ang inaabangan ko kay Laxmi, o diba? So tingnan natin,
pag feeling ko naman, lalaban naman si Laxmi na todo-todo. Di ba? So, yon. So, para sa sumunod na chika, sa aming ganon, Philippines, Vietnam, Indonesia, lamunan ng ganda sa Miss International. Yes! Nagsama-sama na nga sa iisang photo na sobrang tagal natin hinihintay na magpa-picture itong si Miss Philippines at saka si Miss Indonesia. But finally, meron na silang kuha at talaga naman, masasabi ko, lutang na lutang ang ganda ng Lola Hannah Arnold ninyo. Ay nako, sabi ko sa inyo eh, iba ang beauty na meron ang Hannah Arnold. Sabi ko, sa Asia team talaga, isa siya. Actually, siya nga lang eh. Siya talaga yung isa sa mga pinakamagandang kandidata. At napakaswerte natin kasi Hannah Arnold ang kandidata natin dyan sa Miss International. At naniniwala naman ako na kayang-kaya naman ni Hannah Arnold ang competition. Marami nagsasabi na lalamunin yung ganda niya. No, siya ang nanlamon ng ganda kay Vietnam at kay Indonesia. Malakas lang naman si Vietnam sa botohan eh, sa totoo lang. Pero kung ganda ang pag-uusapan, lamun niya itong si Vietnam at saka si Indonesia na bonggang-bongga, di ba? So, kung ganda ang pag-uusapan, saka yung height, saka yung caliber, hindi pa natin alam kasi hindi pa naman rumarampa. Pero nandoon ako yung beauty, styling, everything. Ay nako, Hannah Arnold pa rin ang tunay na number one, di ba? So, yon. So, but, syempre, lalaban at lalaban pa rin niya si Vietnam. Lalo na alam natin na malakas sila pagdating sa botohan, di ba? At, syempre, yan yung dyan din si Indonesia na hindi magpapakabog sa competition na to. Promise. So, yon. At, saka, para sa sumunod na chika, Miss Hannah Arnold, Miss Philippines, para sa Miss International, nilaglag sa prediction. Oo nga, nakita ko nga yung ibang prediction ng mga laglag si Hannah Arnold, wala doon sa top 5. Iba yung nandudoo, nakakaloka, kasi Miss Peru nga ang bet na bet nila, kasi nga nagagandahan nga sila. Ako para sa akin, nire-respect ako naman yung mga prediction. Siyempre, prediction nila yon. Yung ibang prediction talagang tumatama ng bonggang-bongga. Yung iba naman, hindi. Ako naman, ang sinamasasabi ko lang, it's a predict. So, parang hula mo nga lang eh. Minsan may nakikita tayong malakas na kandidata. Pero pagdating naman ng coronation night, wakabel, di ba? Meron naman yung parang hindi masyado maingay. Pero pagdating naman ng competition, bongga, di ba? So, yon. Halimbawa, katulad na lang si Miss Colombia. Si Miss Colombia nga, di ba, predict ng predict ang lahat na siya ang mananalo sa Miss Earth 2022. Pero ano ang nangyari, di ba? Si Korea, kung sino yung nananahimik. Oh. So, dito din sa Miss International, possible yung mga pinipredict nila ay manalo. Possible din naman na hindi. Kasi parang feeling ko, kahit wala naman siya doon sa top contender ng mga hot picks, hindi ibig sabihin nun, hindi naman nanalo sa mga judges at sa mga organization ng Miss International. Oh, kaya sila nakakaalam talaga kung sino nga ba ang napipisil nilang mananalo dito sa competition ng Miss International 2022. Kaya kahit malaglag siya sa mga hot picks, it's hot picks. Ando doon tayo, baka guess nga nila eh. So, respetuhin natin yon. Pero syempre, ang competition ay nakasalalay pa din doon sa mga judges dito sa Miss International, di ba? Kaya si Hannah Arnold, naniniwala pa rin ako na pinapakita niya pa rin ang galing niya sa competition. At hanggat wala pang nananalo, possible pa rin na manalo si Hannah Arnold sa competition ng Miss International 2022, di ba? So yon, so para sa sumunod na chika, Cabo Verde, Miss Mexico, Miss Peru, and Miss Philippines. Tingin mo, Mama Sam, isa nga ba sa kanila ang makokoronahan ngayon taon na to ng Miss International? To be honest, guys, hindi naman ako sigurado kasi hindi naman ako judges. Saka hindi naman ako part ng organization. Isa lang akong vlogger. Pero, sa aking opinion, ang tingin ko, yes, pwedeng isa sa kanila ang makoronahan ng Miss International. At kung sino yon, hindi pa natin malalaman. Kasi, maaga pa para talagang magsabi tayo, nako, ito nang si Mexico ang mananalo kasi siya ang nauuna sa prediction. Nako, si Peru na ang mananalo kasi siya ang nakikitang maganda ng lahat. Ay, nako, ito si Cabo Verde, mukhang strong. At, ito nga si Philippines ang mananalo kasi maganda at mukhang manika naman talaga. But depende yan kung ano nga ba ang performance level na ipinapakita ng mga kandidata na nagko-compete ngayon dito sa Miss International. At kung kaaya-aya nga ba ang kanilang mga ipinapakitang ugali,
pinapakitang mga galawan dito sa competition ng Miss International sa mata ng mga organization. Kaya, kung ang organization ay nagustuhan ng isang kandidata, maaaring wala din sa kanila ang manalo ngayong taon na to dito sa Miss International. Maaaring hindi natin alam. Baka si Vietnam pala yun, o kaya si Indonesia, o kaya si Dominican Republic. So, hindi natin alam. Pero nandoon tayo na ang kandidata natin at kung sino man mga kandidata dyan na nakalahok dito sa international, sigurado akong pinapakita nila ang best nila dito sa organization ng Miss International. Kasi syempre, lahat naman sila ay gusto nilang manalo at possible isa sa kanila talaga. At possible talaga na kahit sino sa kanila pwedeng manalo ng Miss International na yung taon na ito. Di ba? So, yun. So, basta laban lang, manalig lang tayo sa kandidata natin. Kung nakikita man natin na parang, oh, medyo mahina nga tayo yung kandidata natin. Just a picture. And then, hindi pa natin alam kung ano nga ba talaga ang nangyayari doon sa mga event. At hindi din naman natin alam kung ano nga ba ang say ng mga organization dito sa competition ng Miss International. Sila lang din ang nakakaalam doon. Di ba? Kaya guys, tuloy-tuloy lang ang laban, tuloy-tuloy lang ang panalangin natin para kay Hannah Arnold sa competition ng Miss International 2022. So, yun! So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi nyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least kung ano naman ang komento mo dito sa mga chika natin ngayong araw na ito. So, yun! Guys, maraming salamat po sa inyong lahat. So, walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na, huwag ka nang umarte. So, yun. So, guys, maraming salamat. At i-click mo na rin ang notification bell para, of course, lagi kang updated sa aking mga chika. So, yun. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow!